guys, welcome to another piece of Fight tutorial. So this is just a straightforward video, no? Bibilisan ko lang kasi nagkakaproblema ako sa aking screen recorder. So papakita ko lang sa inyo guys kung paano gamitin yung ating new remote option, which is the zero tier. So ano yung requirements? First, kailangan updated kayo guys. In my case, 4.8.7. So, some of you guys, most of you guys are already in 4.8.7. Pero, how to get the latest feature? Napunta lang kayo sa inyong tools, system checker, then click verify. So, this will install yung zero tier. Ayan. Antayin nyo lang. May makikita kayo dyan na installing message. So, just wait for some time. Then, pag dumabas na yung done, meaning tapos na yung installation. Ayan. So, in my case, kasi installed na siya. So, mabilis na. Then, pag lumabas to, ibig sabihin, tapos na. After that, pag nyo skip yung step na to, guys, ha. Punta kayo sa network. Ayan. Then, click yung save dito sa Captive Portal Domain. This is just to update yung ating network config file. Ayan. Click nyo lang yan, then after nyan, reboot nyo yung vendor nyo. So, yung reboot nasa device, hindi ko napapakita ha? Kasi mabilisan lang to. So, after nyan, balik na kayo dun sa ating setting, remote. Ayan. So, makikita nyo yung option na to. So, this might be empty sa case nyo. But this is for the network ID na gagawin natin sa zero-tier website. So, after na ma-setup nyo yung, or ma-install nyo na yung latest patch, meron na kayong zero-tier option, punta kayo sa zerotier.com. This is their official website. Then, sign up for an account. So, kailangan nyo guys ng account. Madali lang naman to. You can use your Google, GitHub, or Microsoft account. You can use also, or you can fill up also manually dito sa kanilang website, no? So, after na mag-create kayo ng account, so meron na kayong account, ito yung makikita nyo. So, just click yung create a network since wala naman tayong ibang option. In my case, kasi meron ng, kanina, meron ng account or network na na-create. So, hindi ata nag-sync agad. So, this is the new created network. So, click nyo lang yan guys, yan, no? Lahat naman yung part yan. Basta click nyo lang yan. Ito yung makikita nyo. So, explain ko lang briefly yung information. So, ito yung network ID na kailangan natin sa ating vendor. Name, pwede nyo baguhin yan. The access control, advisable na nakaset lang sa private. Then, this is the IP option. So, ang advisable is just use the 10 and 172. Kasi ito ay most commonly used sa ating mga ISP network, ng mga local networks. So, hindi na namin sinali to. Ito na lang. Ninote namin siya as zero-tier IP address. So, ito, mayroon tayo ditong node ID to manually add a member. So, next is the delete network. So, pwede natin i-delete yung network. So, yung ibang option, guys, you can explore it. Pero, hindi ko na i-highlight yung mga hindi naman masyado kailangan. So, ito, kung ano lang yung kailangan for the basic setup, yun lang yung i-explain ko or itatakal ko. So, if you have more advanced knowledge dito or more advanced configuration, guys, bahala na kayo. Pero, ito lang yung kailangan ng aming feature. So, yun lang po. So, now, to proceed, just copy the network ID. Then, punta kayo sa inyong vendor sa network as a remote. Then, copy and paste the network ID. Then, click save. Then, okay. So, antayin nyo lang na may lumabas na confirmation. Yan. Then, makikita nyo ganito. So, access denied, then private. So, yan. Normal yan kasi naka-private. So, to add your vendor doon sa network, copy nyo yung node ID. Yan, node ID. Balik kayo sa account nyo, doon sa network na na-create nyo. Yan, reload nyo lang. So, mapansin nyo, mayroong lumabas na ganito. So, ito na yung device nyo, guys, na gustong mag-join. Pero, hindi siya authenticated, no? You can add the device by click or by adding this node ID.
then submit. In that way, ma-authenticate nyo yung device or just click this one. So, pag click nyo yan, just reload it. Ayan, balikan natin. Ayan. So, pansin nyo guys, kanina parang -1-1 naka-red. So, ngayon may version na siya. Then, may IP na. Then, okay na siya. Wala nang nakapula. Pag nakapula, meaning may mali. Usually. So, balik kayo dito sa inyong vendo. And then ito okay na to, wala na tayong gagawin dyan. So okay na yan, setup na yan. Basta may makita kayong okay, private, it means connected na siya sa network nyo. Then next question is how to remote your vendo. Kasi pag ito tinype ko lang basta, type ko lang siya basta, hindi ko siya ma-access. So loading lang yan till forever. So we need to install their VPN client app or their VPN the control panel, yung lumalabas dito. So just click yung download. And click yung download, makikita nyo maraming options siya. Depende sa gamit nyong platform. For me, in my case, Windows. So click yung Windows, automatic magda-download yan. Then once na ma-download na, install nyo lang, run yung install. And you will see this icon sa system tray nyo. Ayan, lalabas yan. Usually, hindi siya nagpa-pop up as a whole app. So, lalabas muna siya dyan. Then, click nyo yan. May lalabas na open control panel. No, pag in-open nyo yung control panel, ito yung lalabas sa inyo. So, pinitong view. Now, kung makikita nyo, mayroon tayong option dito to join network. Ayan, naka-disabled. Kasi kailangan natin yung network ID. Ayan, copy nyo lang yan. Balik kayo sa app, paste, then join network. Antayin nyo lang mag-update yung page. Ayan, lumabas na yung network ID. So, mapansin nyo, access denied. Pag pumunta kayo sa inyong zero-tier account, dun sa network na na-create. Ayan, so, gaya kanina, sabi ko sa inyo, may nakapula. Ayan, -1-1-1. Unknown. Pero ito na yun, nag-join na yung device. Problem lang is access denied. So wala pa siyang access sa network. Or kahit i-load nyo yung IP address, hindi siya maglo-load. Kasi hindi ka pa naka-join sa network. So, kanina, clinic ko lang yung authenticate checkbox. So now, what I will do is, copy ko yung, this is the node ID, same nung doon sa dito. Ayan, same lang yan. Same purpose. So since kanina chinek ko lang, now hindi ko siya i-check. So i-authenticate ko yung device gamit ito. So paste ko lang yung node ID dito. Let me check kung tama. Yan. Then click submit. Oops. So, mali yung format. Let me double check. Copy ko lang ulit. Kulang na zero. So, ayan. So, walang lumalabas na pop up. So, reload ko na lang, no. So, hindi ko chinek yung checkbox kanina, if you will notice. Pero now, naka-check na siya. So, meaning you have two options to authenticate your device using the node ID or using this checkbox. So, ayan. Pansin nyo online na may wala na yung pula. Then, now, kunin nyo yung IP ng vendor nyo. In my case, ayan, nag-load na actually. So, hindi ko na kinailangan i-reload. So, kung babalik kayo sa inyong zero-tier app, reload F5. Yan. Okay. Yan. Okay na siya. Then private. Naka-private. So, now, ma-access nyo na yung inyong vendo. So, ito yung IP ng vendo. Ayan siya. So, yan. Yan yung IP na gagamitin nyo. So, pag nag-type kayo /admin, so, ma-access nyo na yung admin panel ng inyong vendo. So, ganoon lang siya kadali, guys. Once na create nyo na yung network nyo,
okay na yan. All set na kayo. So, kung may i-join kayo dyan na vendors, so, i-join nyo lang dito sa inyong network. Or kung gusto nyo mag-create ng another network, pwede. I'm not sure with zero tier kung meron silang limit. I haven't read the terms and conditions. So, it's for you to explore na lang, guys, kung ano yung mga policies nila. But this option is for now is working. So, meron na kayong other option other than the NGO. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. I hope na naintindihan nyo and nakuha nyo yung kung paano siya i-set up. No complicated, I think, sa setup. So, for the PC, ito yung gagawin nyo. Kailangan nyo ng app as well as for the mobile device or mobile phone. So, sa mobile phone, you can download the app sa Play Store, sa I think, ewan ko lang sa App Store kung meron. So, but for the Android, meron siya sa Play Store. So, pwede nyo i-download yung Zero Tier 1 na application. So, ganun din yung kailangan nyo. Kailangan nyo lang yung network ID. So, to join. Then, kung naka-private kayo, eh, kailangan nyo na lang i-authenticate yung device nyo na gustong mag-join. So, alam nyo naman yun kung alin. Kasi may information naman sa app. So, ganun lang guys. Sana matuwa kayo sa inyong bagong option to remote your vendor. So, thank you and have a good day.